Cortezano, negative po. Eh, hindi na po tumutunog yung mga alarms eh. Mukhang nasalisihan po tayo ng multo. Nalusutan kayo? Di ba, sir? Bukas naman no, babalik kami, di ba? Sigurado, mahuhuli na namin yung multo. You better make sure. Kung hindi, wala kayong bayad sa akin. Opo. 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 Smells good, Daya. Pumabawi lang ako. Nakalimutan ko kasing ihanda yung bathtub mo. Oh, kumusta yung lakad mo? It's okay, ah. Nakahanap naman ako ng ibang paraan para makapag-relax. Hala. Nawala si Melody, ah. Baka nakalipad sa buong building. Pahanap kaya natin. No, Yaya. Melody's been bad. Kaya, pinakawala ko na siya. It's nice seeing you smiling again, Francis. I know. I owe you an apology from the other day. I don't know, it was not a good day. Kasi masyadong maganda yung nangyari sa medical expo. I know, I've heard. So, nakarating na pala sa yung balita. Kinuwento ba sa'yo ng mami mo? Hindi na importante kung kanino ko nalaman. Ang mahalaga, huwag ka magpapa-apekto dun. You know what, you're right. It's better to just not talk about it at all. Just shake it off. Right. Hey, ikaw, kumusta ka naman? Kayo ng mami mo? Ganun pa rin. What about you and Jude? I'm sorry, I didn't mean to pry. It's just that nakita ko kasi nangyari nung sumugod siya dito. I saw everything. Kaya, anyway, I'm sorry. Let's talk about something else. No, no, it's fine. Wala naman akong dapat ilihim. Okay naman na kami ni Jude, pati na rin ang pamilya niya. In fact, I'm actually on my way there now to check on Hart. Let's talk more soon. Just give me a call. Yeah. Konti pa. And in no time, ikaw na mismo, Kia, ang bubuo para sa akin ng big picture na kailangan ko. Para mapabagsak ang nanay mo. Sorry po, Mr. Cortezano. Eh, hinarang po kami ng security niyo kung ano-ano pong ID hinihingi sa amin. Margaret. Well, nandito naman kayo. Simulan na natin ang paghahanap ng multo. Opo. You. Ikaw ang dahilan kung bakit inipit sila sa security, di ba? Ako nga. Huwag mo na kami guluhin. Just get out of our way. May multo sa likod mo. Ikaw ang nanggugulo dito sa ospital, Roger. Itigil mo na yung kalokohan mo. Nagpapaniwala ka kasi dito sa laruan nito mga to eh. Pag hindi mo pa sila pinaalis, I'll be forced to bring this matter to the board. Go ahead! Hindi ako natatakot. By that time, may definitive proof na ako na may multo dito. Let's go, boys. Bingo. Oh, Bingo. Si... Huwag po kayo mag-alala, Mang Jude. Kasama ko po si Heart. Heart, anak. Miss na miss ka na namin. Miss na miss ko po kayo, Nay. Aling Clara, miss na miss niya na din daw po kayo. Anak, ano, okay ka lang ba? Kasi yung mga espiritista pakalat-kalat dito eh. Baka makita ka nila. Ano bang pwede namin may tulong sa'yo? Bingo, pakisabi kay tatay na okay lang ako. Ligtas ako. Hindi ako magpapauli sa kanila.
Mang Jude, sabi daw po ni Heart, huwag daw po kayo mag-alala. Okay lang daw po siya. Ligtas po siya. Bingo, anong sabi mo? Naku, nagot! Sabi ni Heart, okay siya? Ligtas siya? Bingo, kinakausap na naman yung best friend mo, no? Hindi, pero... Teka lang, ha? Kasi parang sa pagkakasabi ni Bingo, nandito talaga si Heart. Madalas talaga kaya ginagawa ni Bingo yun. Eh, dati kasi lagi sila nagkukantuhan niya tsaka naglalaro. Di ba, Bingo? Opo. Okay, pero bakit mo sinasabi na ligtas siya? Ba't hindi kailangan mag-alala ni Jude at Clara? Ligtas siya kasi ano, may naisip na naman si Bingo siguro na adventure nila ni Heart. Dati kasi, parati nila nilalaro yan eh. Si Bingo yung prinsipe, si Heart naman yung prinsesang nililigtas. Oo nga. Lawak talaga kasi na imagination ng batang to eh. Dami nagagawang kwento. Okay, I'll just check on Heart. Look all over. Ah, Dr. Arlana. Mr. Cortezano, who are these people? They are my ghost hunters. Ghost hunters? Yes, Dr. Arlana. Sila magdidispatcha ng mga multong gumagalad dito sa hospital. Let's go, boys! Sabi ni Heart, okay siya? Ligtas siya? Ligtas galing sa kanila? Ibig sabihin, si Heart ang hinahanap nila? Is it possible? Nandito si Heart? Siya ang nakakausap nilang lahat? Mom! I need to talk to you. Nakita ako kanina si Mr. Cortezano. Ang sabi niya, may multo daw dito sa ospital. Gia, please. Huwag ka magpadala dyan kay Roger Cortezano. Aayusin ko pa ito. Mag-usap na lang tayo, mamaya. Bingo, kung nahihirapan na si Doktora, dapat siguro mag-isip tayo ng paraan para mapahal sa mga ghost hunters na yun. Tol, wala pa akong naisip eh. Baka mas mabuti na doon ko muna sa bahay ni Doktora Margaret para maliw ko sa kanila. At saka, para hindi ka nalang makulong. Hindi naman pwede maliw si Doktora sa mga pasyente niya. Kawawa naman sila. At saka, ayoko malayo kina tate at nanay. Kung galawin kayo natin ang mga gamit nila, para hindi nila ako mahanap. Oo nga, no, Tol. Tama ka, Tol. Naku, ayan na naman, Bingo. Takas na, Tol. Go, Santos! Go! Tama ba iniisip ko, Heart? Nakakausap ka ng pamilya mo? Ikaw ba yung kausap ni Bingo? Heart, nandito ba yung kaluluwa mo? Magtatago ko sa kwarto! Nandun si Nanay! Tutulungan niya ako! Sige, Tol, maghiwalay na tayo! Nanay! Ikaw ba yan?
Kiya pala. Ako nga po ito. Tulungan niyo po ako. Hardy, ikaw ba yan? Diyahapon din ba ako sa puto ni Grace? Hard, please naman, nasagutin mo ko. Hala, ano nagawa ko? Sorry po, Nokia. Hard? Tol? Nandiyan ka pa ba? Tol? Wala naman si Tol. Bakit tumuntunog yung mga alarm na to? Ha? Ako? Akong nagpapatunog ng alarm? Ito na ba ako? From now on, hindi lang paghihigpit. Gusto ko ng total ban ng mga ghost hunters na yan. Hindi na sila pwedeng pumasok dito. Is that clear? Yes, ma'am. Margaret. Sir. We'll see about that, Roger. Kathy, please set a meeting with the entire board. Di na kailangan, Margaret. Tinawagan ko silang lahat. Kinwento ko ang panig ko, Margaret. Ang first-hand experience ko sa multo. Binibigyan nila akong oras para patunayan ko ang sarili ko. Ghost hunters, stay. And as for you, make sure nandun ka sa boardroom when I present my evidence. I want to see your face, and I want to laugh at it when the evidence proves na tama ako. Dito ako nag-alarm eh. Dito, dito. Ako yung president dito kasi malamig. Oo, tama. May mga active. Nasaan ang multo? Kailangan ko ebidensya para sa board. Para maipahiya si Margaret. Mr. Cortezano, ito ha, tulog ho ng tulog yung mga alarm po. So sigurado lang dito lang mo sa paligid. Tama, tama po si boss. Dito lang po yan. Opo. Sumunod na po kayo sa amin. Opo, tara po. Dito po, sa baba. Opo. Tara po, baba po tayo. Sumunod na po kayo. Sama mo kayo sa amin. Heart! Heart, nandiyan ka pa ba? Heart! Bakit kaya tumutunog yun? Aha! Buko ko na kayo! Kia, what happened? Niyahap ako ni Hurt, ma. Naramdaman ko siya kanina. Ano lang naman ito, Kia? Kasi ma kanina, kinakausap ko yung katawan ni Hurt. Tapos, naramdaman ko may umakap sa akin. Ma, who else could it be? Diba si Hurt yun, ma? Pero, hindi ko maintindihan. Kasi yung yakap niya sa akin, tsaka yung yakap ni Grace. Pareho, ma, it felt the same. See? Kaya, nag-iilusyon ka lang. Kasi kung totoo, nahinayakap ka ni Grace at saka ni Hart, paano nangyari na pareho yung yakap nila? Look, Kaya, dahil sa emosyon mo, kung ano-ano na nabubuo dyan sa imagination mo. No, ma. My mind's not playing tricks on me. Alam ko yung naramdaman ko and I'm sure of it, may yawakap sa akin. But you know what? Siguro hindi mo lang talaga ako maintindihan. But I know somebody who can. Kia, wait! Heart! Teka, Bingo. Sigurado ka ba? Hindi ako nagpapatulog sa mga yun. Oo, Tol. Isipin mo to, ah. Magkasama tayo ng dalawa nung tumunog yun. Mag-isa lang ako. Tumunog pa rin. Tapos, di akong dahilan na nun. Di ibig sabihin, hindi
ako nakikita ng mga gamit ng Ghost Hunters. Ibig sabihin, niloloko nila si Mr. Cortezano. Tumpak! Kailangan natin ito sabihin kay Doktora. Heart ko, nadidinig mo ko. Magparamdam ka naman sa akin, oh. Gusto ko lang malaman kung ikaw o si Grace yung may hakap sa akin. Kia? Kia, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang? Okay ka lang? Clara, kasi naramdaman ko yung pagyakap sa akin ni Heart kanina. Gusto ko lang malaman kung bakit pareho yung yakap nila sa akin ni Grace. Alam mo ba kung bakit? Clara, nagpaparamdam din ba siya sa'yo? Yakap ko lang po si Dok Gia. Kasi po natatakot po sa mga Ghost Hunters. Akala ko po siya si nanay. Pero hindi nga siya ang nanay mo. Lalo lang kumulong isip niya. Ang dami na nga natin problema na dagdagan pa. Sorry po talaga, Doktora. Eh, Doktora, pagdating naman po sa mga Ghost Hunters na yan, eh, alam na po namin yung mga sikreto nila. Kaya, pwede po natin bawasan ang mga problema mo. Please, Clara, tell me the truth. Nung sinabi ko sa'yo na yahap ako ni Grace, sabi mo na intindihan mo ko. Dahil ba yun kay Heart? Nagpaparamdam din ba siya sa'yo? Clara! Please! Alam mo naman kung gaano ka-importante sa ating mga nanay yung connection natin sa mga anak natin. Clara, gusto ko lang malaman kung si Grace ba yun o si Heart. Yeah. Nararamdaman din namin si Heart. Nakausap namin siya. Nakausap? Sa pamamagitan ni Bingo, nakakausap namin si Heart. Naririnig siya ka nakakausap ni Bingo si Heart, Kia. So kung ganun, posibleng si Heart yung yumakap sa akin at hindi si Grace? Hanggang sa dulo yung alarm, Bossy. Okay. Siguro pwede na ako. Siguro pwede na kuha na natin lahat ng video. Siguro sapat na ebidensya para kailangan ni Mr. Cortezano. Tara. Oh, pwede na yan. Para makuha na natin yung pera. Tara, pagod na ako eh. Umayos na kayo. Dalian mo, Bingo! Mas mo lang, bilis. Para hindi lang tayo umupo, boss. Boss, kung basta kayo tayo dito, mukhang wala naman tayong papala dito. Mga boss, wala kayo masyado matatakotin. Walang multo. Huwag kayo magpadalin sa racket natin. Walang multo. Ang pabayaran!
sorry. Hindi po namin kayo sinasadya ka ba namin. Napilitan lang po kami. Siya, kukuha ninyo. Sorry na po. Hindi naman po namin alam na may kaliluwa talaga dito. Gusto lang po namin kumita ng pera. Bakit lang po kayo? Oo, totoo po yun. Yung mga tumutunog to, wala lang po yun. Peke po yun. Kahit sino po tumayo dyan na matagal, tutunog yan! Wala po kami balak na sponsorin kayo! Di po naman kaya gawin yun! Tama po! Hindi po kami tutunggo, Santos! Huli kayo! Pasaktor ka talaga doon, Bingo! Hindi ko pa kayo pinapatawag. Bakit kayo nandito? Don't worry, Roger. Pinakilala ko ng highly recommended ghost hunters mo sa board. And I made it clear to them that you, and you alone, brought these guys here to the hospital. At ako din ang pasasalamatan nyo dahil may nahanap na silang ebidensya na totoo nga ang multong nakita ko. Actually, ako ang maipapakita sa inyong lahat. Kathy, please play the video. Boss, lumabas na kaya tayo dito. Mukhang wala naman tayong papala dito eh. Saka boss, wala kayo masyadong matatakotin. Walang multo. Kaya magpadalin sa racket natin. Sorry na po. Hindi naman po namin alam na may kaliluwa talaga dito. Gusto lang po namin kumita ng pera. Bakit lang? Totoo po yun. Yung mga tumutunog doon, wala lang po yun. Peke po yun. Kahit sino po tumayo dyan na matagal, tutunog yan. Stop it! Mga walang hiya! Wag na kayong magpapakita sa harapan ko! Guards! Get them out of here! Get out! Hindi ko ito kasalanan. Niloko nila ako. Pero, naniniwala kayo sa akin, di ba? Sa nakita ko? Gumalaw ng ganito ang basurahan. At walang ibang tao nandun kung hindi ako. At yung multo, maniwala kayo sa akin. Alam ko kung anong nakita ko. Kung ano man ang nakita mo o hindi mo nakita, Roger, the fact remains na linagay mong ospital na ito sa alanganin. Ikaw mismo ang nagkalat ng chismis tungkol sa multo. Ikaw ang nagpaloko dyan sa mga ghost hunters mong yan. Kung lumabas ang lahat ng ito sa publiko, masisira ang pangalan natin. You ought to be ashamed of yourself, Roger. Pero Margaret... Margaret is right, Roger. Magpasalamat na lang tayong lahat, agapan yung sitwasyon bago ito sumabog sa mga pagmumukha natin. Now tell me, who's laughing at whose face now? Kasi gulong-gulo na siya eh. Hindi niya alam kung si Hart ba yung mayakap sa kanya o yung anak niyo. Kaya sinabi ko na sa kanya yung totoo para kumalma na siya, para maliwanagan yung isip niya. Ikaw, huwag ka humingi ng sorry sa akin. Alam ko naman na ginawa mo lang kung ano yung tama.
Siguro, di ba, baka mas makakabuti to para kay Heart. Ngayong wala nang sumasagabal sa isip ni Mia, mas matututukan niya na yung pagpapagaling kay Heart. Tinatago niyo ng batang yan, Margaret. Aalamin ko. Bigo!